The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Hence, the holy offspring to be born will be called Son of God." Maligayang bati uli sa inyong lahat, mga kapatid, sa piyesta ng ating mahal na ina dito sa Manawag. Sabay ng pagbati ng good morning, isa't isa ay sabay din ng pasasalamat na nakarating kayo sa Manawag ngayon sa pilgrimage ninyong ito. Dito po sa ating ebanghelyo, nakita natin kasabi-sabi dito sa kwento ng Annunciation, kung saan sinabi ni Anghel Gabriel ang mga mangyayari, ang plano ng Diyos, at hinintay ang sagot ni Maria na yes. Ngunit sa pagpapaliwanag ng anghel, sabi, the holy offspring to be born will be called Son of God. Ang magiging anak ni Maria ay ang anak ng Diyos. Mga kapatid, kung saan nasaan si Maria, nandun si Jesus. Ang debosyon natin kay Maria ay patungo kay Jesus. Ang pagmamahal natin kay Maria ay nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Where Mary is, Jesus is there. Kaya mga kapatid, sa inyong pagdalo, sa inyong pagdating dito, inyong pilgrimage sa Our Lady of Manawag, siyempre, napapalapit tayong lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Tumitindi ang ating pananalangin sa ating Panginoon. Kaya nga, yung isisilang na sanggol ay sabi rin sa Ebanghelyo, magiging Emmanuel, God is with us. For the offspring to be born will be called Son of God. Alam nyo, kung magtatanong tayo, kasama ba natin si Jesus? Sasabihin ko sana kanina, welcome. Tuloy po kayo dito sa bayan ng Santa Monica. Santa Monica po ang dating pangalan ng lugar na ito sapagkat nauna po yung mga Agustinians. Noong 1608 ay ibinigay, ipinasa sa mga Dominicans. Ito pong mural dyan, yan po ay nagsasaad ng apparition dito sa Manawag nung ito ay lugar na Santa Monica. Yan po ay nangyari nung 1610. Nung 2010, naging 400 years na po ang apparition na yan. Ibig pong sabihin, ang mahal na ina dito sa Manawag ay 400 years nang tumatawag. Ito po ang kwento, mga kapatid. Santa Monica naging Manawag
sa loob lamang ng kulang na 50 years. Bakit? Sapagkat noong nagumpisa ang debosyon po rito, saan ka galing? Ah, galing ako doon sa birhen na tumatawag. Saan kayo pupunta? Ah, pupunta kami sa birhen na tumatawag. Tinatawag kayo, mga kapatid, tinatawag tayo. Alam nyo, tatanungin ba natin kung totoo yung aparisyon? Kung minsan mayroong mga pilosopo nagtatanong, totoo ba? Pero, paano napalitan yung pangalan na Santa Monica? Sa loob lamang ng kulang na 50 taon, hindi na binabanggit ang Santa Monica, ang sinasabi na lamang sa birhen na tumatawag. By 1646, mga kapatid, 1610 po nangyari yan, by 1646, manawag na po ang nakarehistrong pangalan dito. Yung pong nandun naman, koronasyon ng imahin, 1926. Matagal pa bago na koronuan, na nagkaroon ng coronation, canonical coronation. Pero yung tawag ng ating mahal na ina ay nagumpisa more than 400 years ago. 1610 po yan. Ang Fatima, ang Lourdes, 1800s na po. Nauna lang po ng konti ang Piat at saka Lanabal. Pero mga kapatid, pati yung Guadalupe sa Mexico, nauna po. Pero magtataka po tayo dito sa Manawag sapagkat sa Guadalupe, hindi po napalitan ang pangalan. Sa Piat, hindi napalitan ang pangalan. Ganun din sa Fatima at saka sa Lourdes. Pero mga kapatid, ang lugar na ito, gusto ng mahal na ina na yung pangalan pa lang ay tumatawag na. Kaya Manawag, Our Lady of the Rosary of Manawag. Mga kapatid, siyempre kahit saan ang debosyon natin sa mahal na ina ay pareho. Ngunit makahulugan na kapag tayo nakaka-pilgrimage kahit saan man, sa Lanabal, sa Piat, sa Antipolo, na talagang maramdaman natin ang kwento ng pagtawag ng mahal, ng tawag ng mahal na ina sa atin, sapagkat yan ang kwento ng bawat isa sa atin. Tinatawag tayo ng Panginoon, tinatawag tayo sa grasya ng Diyos. Sasabihin ninyo, ah, ganun pala, sa Manawag pala tayo tinatawag. Tama, pero kulang. At huwag po tayong magkamali. Ang pagpunta sa Manawag, yun na ba ang tawag ni Maria? Hindi po, mga kapatid. Ang tawag ni Maria, bagamat ang lugar na ito ay Manawag, ang tawag ni Maria ay tawag sa atin para tayo ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag ni Maria, the call of Manawag is for us to go to Jesus. The call of Our Lady of Manawag is for us to grow in faith in our love for God. Hindi lamang po tawag sa lugar yan. In our devotion to Our Lady,
sa devotion natin sa mahal na ina. Kung tutusin, kahit hindi ka may sakit, halimbawa na hindi na makabiyahe, nagdi-devotion sa mahal na ina, pwedeng devotion nila sa manawag. It's the same call, parehong tawag po ng mahal na ina sa kanya. Pero mga kapatid, kung tutusin, ang devotion natin sa kanya ay patungo, nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ito po ang isang napakagandang malalaman natin na kung babalik tayo sa Ebanghelyo nating nabasa, the Son of God, Emmanuel, is with us. Where Mary is, nandun din ang ating Panginoong Hesukristo. Dito sa kwento ng Annunciation, mga kapatid, the offspring to be called will be called Son of God, Anak ng Diyos. Sana sabay ng ating mga pasasalamat sa mga pabor na ating nakamtan dahil sa ating pananalangi, paghingi ng tulong sa panalangin ng ating mahal na ina. Sana yung ating mga hinihingi sa kanya na balak natin mangyari sa ating personal na pagbabago, na balak nating sanang matupad sa ating pamilya, lahat yan, mga kapatid, ay walang ibang patutunguan kundi ang paglalim, paglago ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tumatawag ang mahal na ina ng manawag because God loves us. Ang tawag ni Maria ay ebidensya, it is the echo. Sabi nga, my soul magnifies the greatness of the Lord, sa Magnificat. When Mary prays for us, when Mary calls us, in our devotion to Mary, our love for Jesus, our faith in God our Father is magnified. Ganun sanang mangyari, kasabay ng ating mga hinihingi, sa tulong ng kanyang panalangin, sa tulong ng kanyang intercession, kasabay ng inyong mga pasasalamat na kahit sa kahirapan ng buhay, kahit hindi maubusan ang ating mga masasabing paghihirap, pagtiyaga, mas maraming grasya, mas maraming blessings, mga biyaya na ating pasasalamatan sa Panginoon. On this feast of Mary, the Mother of God, on this feast of the Holy Rosary, of the Blessed Virgin Mary, here in the Minor Basilica, dito po sa manawag na dating Santa Monica, na niloob ni Maria na magiging isang lugar na ang pangalan mismo ay manawag, para maalala natin na tinatawag niya tayo sa Diyos. Tinatawag niya tayo para tumibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag sinasabi nating Happy Fiesta ng Manawag, yan mga kapatid ang kaligayahan, yan ang tuwa, yan ang pasasalamat sa ating sa paglago ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. More than anything else, higit sa lahat, ang tawag ng Birhen ng Manawag ay pagpapakita ng Emmanuel, Jesus is with us. Kaya mga kapatid, alam niyo naman, napakaaga
Yung mga narinig nyo na sa mall, nag-umpisa na, burn na po tayo. October 1 na po tayo. Tapos ng September, nandyan na ang Christmas carols dito sa Pilipinas na kung saan maaga ang Christmas eka nga. Pero yung kung nakakarinig na tayo ng Christmas carols, of course, siyempre, alam natin, it is more important, pinakamahalaga sa lahat, anong nangyayari sa ating puso. Anong nangyayari sa ating pamilya. Lumalapit pa tayo sa Diyos. Umasa tayo, mga kapatid, sa tawag ng mahal na ina. Sa debosyon ng rosaryo at sa ating araw-araw na pagtawag, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sa ating pagtawag, Holy Mary, Mother of God, sana, mga kapatid, kapag ka tayo'y tinatawag niya, malinaw, palapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo at lumalakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Please stand.